Then ito yung butas, ilalagay muna natin yung ating wire. So kapag naipasok na, ayan o, nakapasok na, pwede magpatulong sa magulang para may pasok. Isasara natin ngayon yung ating balon. So nandito yung wire, no? Then nasa akin lang dito sa loob. Okay, so ito yung wire pumasok sa loob ng takip, so doon sa butas na maliit. And then ito yung ating kuryente. At syempre, babalatan niya na may 1 cm. So babalatan niya 1 cm. Ayan. So pag nabalatan na, iwalay natin. Ayan, no? Bibiyakin yan, no? So pag nabiyak yan, ang gagawin natin yan ay ibubuhol. Ayan. So, titingin ko ha. Kailangan to ay nakabuhol. So, ibubuhol natin. Okay, titingin ko ha. So, ang gagawin, so kapag nabiyak na, ibubuhol natin yung ating wire. So, bakit binuhol yung wire? No? Ang purpose ng wire na pagkabuhol natin, para mayroon siyang stopper. So, siya magiging stopper ng ating kuryente. No? Pasok lang natin ulit. Then, atakin nyo yun. Ito. Ang gagawin dito sa ating wire, so pag nabalatan na, babalatan yan. Then, coil lang. So, ikot lang, twist. So, yan. So, pag na-twist na, doon natin ilalagay yung ating receptacle. So, ikot lang natin yan. May buhol na. Then, kunin yung ating receptacle. Okay. So, ang gagawin natin dito ngayon ay... No? So, unang gagawin, luluwagan lang yung wire. Ay, screw, no? Luluwagan lang natin yung screw. So, hindi tatanggalin. May butas yan sa loob. Ayun, no? Makita nyo ba yung butas? So, yung butas na yan, dyan natin ilalagay itong wire. Gagawin ito ng letter, yan, parang letter L, o 7. Parang gagawa ka ng 7, so ganito yung tsura niya. Then, ilalagay natin yung wire dito sa may loob ng butas. Ayan, o. Pasok lang dyan. So, papasok lang dito. So, ayan, o. Once na nakapasok na, saka natin higpitan ulit. So, same process. So, kung ito ay papunta doon, papuntang kanan, yung isa naman ay papuntang kaliwa. So, opposite side. Kabilaan na paglalagay. So, dito yung isa, dito papunta. Ito naman ay papunta doon. Okay. So, ganito yung paglalagay natin, ha? Luluwagan lang yung screw. Hindi siya tatanggalin. Luluwagan lang. Once maluwag na, saka natin higpitan ulit. Yan. So, para maiwasan natin magkaroon ng short circuit, kaya maiksi lang yung binalatan natin at magka-opposite yung pagkakalagay natin ng wire. Yan. So, ito yung magiging tsura ng ating lantern. So, ilalagay natin ilaw dito. So, pag hinatak natin yan, so,
Ayun, nandun siya sa ating pag natin ilalagay yung ating pinto. Pag natin ilalagay yung ating LED light. So, pinaka-protection ng LED light itong ating plastic o yung 8 liters ng Wilkins. So, dyan natin ilalagay yung ilaw so para hindi siya nababasa. Ngayon, pag nagawa na yan, no, ang gagawin natin dito, isisil yan. So, lalagyan natin ito ng B-stick. Ang gagawin natin, isisil natin no, para hindi tumagas yung tubig or kung ano man. Stable yung ating so pag nabalatan na no, so i-twist lang natin itong ating wire. So paano natin gagawin to no, yung ating paglalagyan ng screw. Ito yung wire. So, ang haba niyan ay 1 1/2 inch. Or pwede rin naman 1 inch lang ang haba. So, sa akin kasi medyo around siguro na sa 1 1/2 inch to. Susukatan natin. So, kung centimeter, meron tayong 40 centimeter ang haba niya. Kung sa inches naman, ay meron tayong 1 1/2 inch. Okay tayo doon? So, yung haba niya, ganun. Then, ilalagay natin yung ating screwdriver. So, Philip ang gamit ko, ano, hindi palapad. Hindi yung flat screw. So, yung flat screw kasi, pag nilagay yung ginawa mong ganyan, mag-stack up yung ring. So, kaya ginagamit natin yung Phillips screw. So, ilalagay natin dito, yan. And then, yung excess wire, nakita nyo ba excess wire? Yung excess wire na yan, iikot natin dito sa pinaka-base. Ikot lang. So, kapag naikot na, so, ito yung ating nagawang ring. So, meron tayong left and right. So, dito natin ilalagay yung ating mga screw, no? Para secure yung ating saksakan. So, makikita nyo, no? Wala siyang excess na mga wire na pwede mag-tap sa kabila at sa positive and negative. Kasi kapag nagdikit yan, posibleng masunog yung wire. Kaya kailangan ipa-check sa magulang kung tama ang ginawa. So, once na nagawa na yung ring, bubuksan natin yung ating plug. So, itabi lang yung screw natin, no? Siguraduhin huwag mawawala. Nandito yung plug. At meron siyang nuts bolt dyan. Okay? Yan. So, kunin yung ano? Ito, no? Mag-ingat dito, no? Baka mawala kasi yan. Nalalaglag talaga. Ito yung kanyang nut. Ito naman ang kanyang bolt, no? Nut and bolt. So, tanggalin muna natin yung stopper. Yung pang-ipit ng ating wire. So, tanggalin yan. So, tatanggalin muna natin. Tanggal, konti pa. Okay, so, once natanggal na, so, one by isa-isa lang ang gagawin. So, una, tanggalin muna natin yung screw dito sa may kaliwa, no? So, kapag natanggal na, ilalagay natin dito. Yan yung goal natin. Pag nalagay na, saka natin siya ibabalik. So, ibabalik natin. Yan, no? So, nalagay na natin yung sa kabila naman. Ilalagay natin yung isa. So, once na ilagay na,
So balik lang natin ulit, no? So ito pa rin yan, no? So yung ring, yung ginawa natin ring kanina dito sa ating copper, lalagyan lang natin yung screw. Yan, babalik lang dito. Okay. So kapag nalagay na, yan, so nakikita nyo, no, malinis, no, walang excess wire na pwedeng magkaroon ng short circuit. So dapat malinis yung pagkakagawa ng ating saksakan. Then ibalik natin yung stopper o yung pag-ipit ng ating wire. Yan. So, ito yung so, yan, ah. Yung positive and negative, then yung stopper. At bago ito isara, pipicturan, no? Pipicturan muna ito at ipapasa sa assignment tab. Ulitin ko, ha. Bago isara, kailangan picturan muna itong nasa loob na hawak ni daddy or ng inyong guardian. Kahit sinong parent, tito, tita, na alam nila na tama yung pagkakagawa ng saksakan. Ulitin ko, dapat hawak ng magulang or ng guardian itong wire nang naka-open at kitang-kita po ang kanilang mukha sa larawan upang masigurado natin na ito ay kanilang na-check or natignan at tama ang pagkakagawa ng ating saksakan. Okay? Then balik na natin yung ating so, kapag na-featurean na, kailangan natin siya tatakpan. Yeah. Okay, tapos na yung ating paggawa o paglalagay ng plug. So, yan. So, matibay yung ating pagkakagawa. Okay?